Okay, welcome back again sa ating YouTube channel. For today's vlog, meron tayo ditong Suzuki Smash na gagawin. So ang gagawin natin ngayon dito is ipu-full wave natin siya kasi mabilis malobat yung kanyang battery. Nakakadalawang palit na to ng battery pero nalulobat pa rin. Ayan, so bali yung gagamitin natin na regulator sa pagpu-full wave ay ito, yan. Ang brand nito ay Liwa. So paano ba mag full wave ng Suzuki Smash? Sa pagpu-full wave ng Suzuki Smash, kailangan natin buksan itong ating magneto side. Siyempre kasi meron tayong i-rewire dyan. So gawin natin is kakalasin natin to. At isa pa, kailangan pala meron tayong pangsahod ng langis kasi may langis na lalabas dyan. Okay, simulan natin. Ito na yung stator ng Suzuki Smash. Yan, so bali meron tayong i-rewire dito na mga ano, wires. Kaya kailangan natin galawin ito. Yeah. So ngayon, gawin muna natin siya. Okay. Okay, so ito na yung ano, stator ng Suzuki Smash. So ngayon, meron tayo dito ang gagalawin. I-rewire natin yung mga linya na nandyan. Yan. So kung gagawin nyo to is sundan nyo na lang yung gagawin ko. Yan. Bali ito, ililipat natin yung connection niya dito. So kailangan lang natin ng soldering iron tsaka solder wire para magawa natin yung ating gagawin dito sa ating stator. Ito na yung ating stator. Yan. So na-rewire ko na siya. So yung linya dito, tinanggal ko siya. At saka yung linya dito, tinanggal ko rin. Tapos yung linya na nandito, ito, is itinap ko siya papunta rito. Yan. So ito, huwag nyo hayaan na mapadikit dito. Kaya kailangan balutan natin yan. Yan, kahit tape. Yung tinanggal natin dito, yan, yung tinanggal natin dito is ito. Dapat magkadikit pa rin sila. Huwag nyo silang paghihiwalayin kahit anong mangyari. Yan. So ngayon okay na yan, ganyan lang yung pagre-rewire ng ating stator. Tapos dito naman tayo may iibahin sa ating ano, harness. So ito na yung ating ano, stator magneto, nakakabit na siya. So bali yung linya niya, yung dalawa, yung isang socket, kinalas ko yung ano niya, yung connector. Yan, tapos kinabitan ko siya ng tigil isang wire. Ito yung i-connect natin sa ano, sa binili natin na ano, regulator. Yan, so ito yung regulator natin. Tapos ito, ibalik na natin dun sa harness niya. So itong ating stock na regulator, tatanggalin natin yan. Kanina ba? So ito na yung ating full wave na regulator. Yan, naikabit ko na siya. At bago ko ipaliwanag sa inyo yung bawat wiring sa ito muna, yan. Kinalas ko yung connector ng bang ating ano, regulator at nung ating harness nung sa ating motor. So yung ating wirings, ito yung ating i-connect galing dun sa ano, sa ating regulator. Yung may wire na yellow, white at saka white na may red. I-connect natin siya dito sa kulay white at yellow ng ating regulator. Yan. Sa iba, iba yung kulay. Yung sa ibang brand ng regulator, ang kulay is yellow at pink. Dito sa regulator na gamit natin is yellow at white. Yan. Tapos, yung kulay red ng ating regulator, ikinabit ko siya sa kulay red ng ating motor. Yan. Yan, kulay red yan. Tapos, yung kulay green ng ating regulator, ay ikinabit ko siya sa kulay black na may white nung ating motor. Tapos yung huli kong ikinabit dito is itong kulay itim ng ating regulator
ikinabit ko siya sa yellow na may white ng ating motor. At nilagyan ko siya ng isang extension na wire. Yan, extra wire. Papunta naman doon sa kulay orange ng ating ignition. Yan. Tinanay ko siya doon sa orange. Okay, so malinaw. Ganun lang yung wirings ng ating regulator. Okay. So, napaka basic lang. So, yun lang mga men. Sana may natutunan kayo dito sa ating basic na tutorial. At hanggang dito na lang. Ride safe sa ating lahat. Peace.